Welcome back mga kaibigan, at sa bidyong ito ay pag-uusapan natin ang misteryosong kwento ng ghost ship na Mary Celeste na bigla na lang nawala habang naglalayag sa dagat kasama ng mga sakay nito. Pero bagong lahat, kung gusto niyo ng ganitong klaseng mga video ay siguraduhing mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-ring mo na rin ang notification bell para updated ka lagi sa aking mga kwento dahil araw-araw tayong nag-a-upload. Simulan na natin ang ating kwento. Mga kaibigan, noong November 7, 1872, si Captain Spooner Briggs ay nagsasagawa ng kanyang final inspection para sa kanyang ship na nagngangalang Mary Celeste bago ito maglayag papuntang Atlantic. Ang Mary Celeste mga kaibigan ay ginagamit nila para mag-transfer ng goods at iba pang mga produkto mula United States papuntang Europe. At nung mga panahong yon, ang misyon ni Captain Spooner Briggs ay para maidala ang mga alcohol o alak mula New York papuntang Genoa, Italy. Ang makakasama niya sa kanyang paglalayag ay ang kanyang asawa na si Sarah at ang 2 years old nilang anak na si Sophia. Sakay rin ang 1,700 barrels ng alcohol kasama ng 7 crew members at sinimulan na nila ang kanilang paglalayag. At mula nung araw na sila ay umalis mga kaibigan ay hindi na sila muling natagpuan. Mula nung araw na umalis sila ay hindi na nakita ang kanilang barko na Mary Celeste. Pero mga kaibigan, natagpuan ang Mary Celeste na palaboy-laboy sa Mid-Atlantic at ang nakakita sa kanila ay ang mga crew ng isa pang ship na nagngangalang De Gratia. Ang kapitan ng De Gratia mga kaibigan na si David Morehouse ay nakilala ang ship na Mary Celeste dahil parehas silang nanggaling sa iisang port. Ngunit nauna lang ng 8 days umalis ang Mary Celeste. Isa pa mga kaibigan ay si Captain Spooner Briggs at Captain David Morehouse ay magkaibigan. Kaya sa sobrang curious at pagtataka ni Morehouse dahil nga hindi na muling na-contact ang ship na Mary Celeste mula nung nakaalis ito, ay inutusan niya ang kanyang crewmen para maghanda ng boarding party. Inabihan nila ang Mary Celeste hanggang sa makalipat sila doon para maimbestigahan nila kung ano ang nangyari kay Captain Briggs at sa kanyang pamilya at mga crewmen. Pagkalipat na pagkalipat nila mga kaibigan, sila ay nagulat at nagtaka dahil kumpleto ang mga kagamitan, maayos rin ang kondisyon ng barko, kumpleto ang mga alak na dapat ay idadala sa Italy, at hindi rin nagalaw ang mga pagkain nila na aabot pa hanggang 6 months. Kaya lang mga kaibigan, ang nakakapagtaka dito ay wala ng tao sa barko nila. Walang nakitang bakas nila Captain Spooner Briggs at ng kanyang asawa at anak pati na rin ng kanyang 7 crew members. Ang tanong mga kaibigan, ano kaya ang nangyari sa kanila? At bigla na lang silang nawala na parang bula. Sa sobrang pagtataka nila, ay nilibot pa nila ang buong barko. Pero wala talaga silang nakita ni isang tao. Kaya naisip ni Captain Morehouse na isama nila ang ship na Mary Celeste sa kanilang paglalayag. Kaya inutusan niya ang dalawa sa kanyang crew members para maidala ito sa Gibraltar kung saan sila papunta. At dahil sila ang nakadiskubre sa Mary Celeste, ay sa kanila mapupunta ang mga gamit at produkto doon. Kaya lang mga kaibigan, pagdating nila doon ay ang British Vice Admiralty Court at ang Attorney General na head ng Salvage Inquiry na si Frederick Solly Flood ay nanghihinala sa mga pangyayari. Hindi siya makapaniwala na nahanap nila ang ship na Mary Celeste na buo ang mga kagamitan at goods pero wala na ang mga sakay nito.
pinanghihinalaan niya na baka plinano ito ni Captain Morehouse na dahilan upang mawala ang mga sakay ng Mary Celeste upang mapunta sa kanya lahat ng 1,700 barrels of alcohol at iba pang goods. Sa madaling salita mga kaibigan, ay pinanghihinalaan niya na minurder ng crew ni Morehouse sila Captain Briggs kasama ng kanyang pamilya at 7 na crewmen. Kaya lang mga kaibigan, hindi na rin nila ito napatunayan dahil walang sapat na ebidensya. Kaya hindi na rin sila nakasuhan. At lahat ng members ng De Gratia crew ay nakakuha ng kanilang parte sa salvage payment ng barkong nahanap nila. Pagkatapos ng pangyayari mga kaibigan, ay kumalat ang kwento ng misteryosong pagkawala ng Mary Celeste kasama ang mga sakay nito across Europe at Italy. At dahil dito, lumaganap rin ang napakaraming teorya tungkol sa kanilang pagkawala. At bago natin pag-usapan ng mga teoryang to, ay atin munang balikan ang mga impormasyon o facts patungkol sa Mary Celeste. Una mga kaibigan, sinabi ko kanina na ang Mary Celeste ay natagpuan ng ship na De Gratia at galing sila sa iisang port sa New York. Kaya lang, naunang umalis ng 8 days ang Mary Celeste at sa kanilang discovery ay nakita nila na ang Mary Celeste ay nasa maayos na kondisyon at hindi nagalaw ang mga gamit doon. Wala ring katawan na natagpuan sa barko at wala ring ni anumang bakas ng dugo ang nakita sa Mary Celeste na parang ito ay hindi pa talaga nagagalaw. Sinabi ko rin kanina mga kaibigan na mayroong mga pagkain na aabot pa hanggang 6 months ng kanilang paglalayag sa dagat. Pero ito ang nakakapagtaka dahil ang nag-iisang lifeboat ng Mary Celeste ay wala na sa barko. Kaya pinanghihinalaan ng iba na ginamit ito nila Captain Briggs kasama ng kanyang pamilya at crew para mag-evacuate. At kung ito nga ang dahilan, bakit naman sila mag-e-evacuate? Ano o sino ang kanilang tatakbuhan na dahilan upang sila ay tumakas? Isa pa mga kaibigan ay ang sextant, chronometer, navigation book at ship's register ni Captain Briggs ay nawawala maliban lang sa kanyang logbook na buong buo at parang hindi ito nagalaw kahit isang beses. Sa logbook mga kaibigan makikita na sinulat ni Captain Briggs 10 days bago sila mahanap ng De Gratia na ang location ng kanilang ship ay 6 miles sa northeast ng Santa Maria. At mga kaibigan dahil sa impormasyong to ay lalo lang nang hinala ang mga tao kay Morehouse at sa kanyang crew na minurder nila sila Captain Briggs. Kaya lang, gaya nga ng sabi ko kanina, ay walang sapat na ebidensya para suportahan ang mga claim na yon. Isa pa, ay sinabi ko rin na magkaibigan si Morehouse at Briggs, kaya malabong si Morehouse ang may kagagawan ng disappearance nila. At sabihin na natin na kung sila man yun, bakit pa nila ito idadala sa British court kung pwede naman nilang kunin na lang basta-basta ang mga goods at mga gamit doon nang walang makakaalam? Mga kaibigan, may mga teorya din na nagsasabing baka mga pirata ang may kagagawan ng pagkawala nila. Kaya lang mga kaibigan, ang trabaho kasi ng mga pirata ay para magnakaw sa isang barko. Ngayon, kung pirata ang may kagagawan doon, ay bakit buo pa rin ang mga kagamitan doon? Kumpleto rin ang 1,700 barrels of alcohol. Kaya agad din huminto ang teoryang ito gaya ng claim nila kay Morehouse dahil wala itong sapat na ebidensya. Sabi rin ng iba mga kaibigan ay baka raw kagagawan ito ng crew ni Captain Briggs
na pinatay nila si Captain Briggs at kanyang asawa at anak at tinapon ang kanilang katawan sa dagat at ginamit ng kanyang crew ang nag-iisang lifeboat para sila ay tumakas kaya ito nawawala. Kaya lang mga kaibigan, kung iisipin kasi nating mabuti, kung ikaw ay isang kapitan ng barko at maglalayag ka sa malayong lugar kasama ang pamilya mo, hindi ba't ang mga pipiliin mong crew members ay ang mga talagang pinagkakatiwalaan mo at malapit sa'yo? Kaya para sa akin, malabo na ito ang dahilan ng kanilang pagkawala. Ngayon mga kaibigan, may isa pang teorya na nagsasabing baka raw inatake sila ng isang sea monster. Kaya lang, bakit nasa perfect condition pa rin ang barko nila kung ito ay inatake ng isang halimaw sa dagat? Mga kaibigan, sinabi ko rin kanina na nawawala ang navigational equipments ni Captain Briggs. Ibig sabihin, malaki talaga ang posibilidad na sila ay nag-evacuate at ginamit nila ang nag-iisang lifeboat ng barko. Pero ang tanong, bakit naman nila kinakailangang mag-evacuate? At ang tanong na yan mga kaibigan ay masasagot sa ilang sandali. Noong 2008 may grupo ng mga researchers sa University College London na pinag-aaralan nila at sinasaliksik nila kung ano ang mga posibilidad ng dahilan ng misteryosong pagkawala ng Mary Celeste. At ang pinakamalapit nilang teorya ay baka raw may isang crewman si Captain Briggs na nagsindi ng sigarilyo at ang usok nito ay nag-trigger ng alcohol vapor explosion dahil meron ngang 1,700 barrels ng alcohol sa barko nila. At ang ganitong klaseng explosion kasi mga kaibigan ay maaaring mangyari at walang iiwanang bakas sa paligid nito. Ibig sabihin, wala kang makikitang ebidensya na may nangyaring explosion. At sabi ng mga researchers na to, na baka nung nagkaroon ng pagsabog, ay nagpanik sila at nag-alala si Captain Briggs para sa kanyang pamilya. Kaya nag-order siya ng temporary evacuation at ginamit nila ang nag-iisang lifeboat ng barko. At kaya hindi na sila natagpuan dahil malaki daw ang posibilidad na baka inalon ang kanilang lifeboat dahil noong mga panahong yun, nakalagay rin sa logbook ni Captain Briggs na ang hangin ay more than 35 knots. Ibig sabihin, isang malakas na alon lang ang kailangan para matumba ang kanilang lifeboat na dahilan ng kanilang pagkawala. Sa huli mga kaibigan, ang final statement tungkol sa misteryosong pagkawala ng Mary Celeste ay dahil sa poor judgment ni Captain Briggs o human error na dahilan upang mabawian sila ng buhay. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin talagang konkretong ebidensya at dahilan ng misteryosong pagkawala nila. Ikaw kaibigan, kung meron kang teorya tungkol dito, ay i-comment mo sa baba ang iyong kwento at maaari natin itong ma-feature sa susunod na video. Ano't ano pa man mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakaalam kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang hiwaga. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli nating kwentuhan. Kaibigan.